mommy abuser. Yan ang iginiit ng dalawang inaakusahang ng molestya umano sa aktor na si Sandro Mulac. Sinabi nila yan sa harap mismo ng mga senador. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Humihiling po kami sa sambayanan na huwag niyo po muna kaming husgahan. Iba ko na para mga convicted na criminals. Kay Sandro, wala kaming ginawang masama sa iyo at alam mo yan. Ako, patay tayo. Hindi po namin sisirain ang iniingatan naming pangalan. Naku, at karera. Naku. At reputasyon. Para makapag-abuso o harass ng isang tao. Sa harap ng mga senador, mariing itinanggi ng GMA 7 independent contractors na sina Jojo Nones at Richard Cruz ang akusasyong sexual abuse na isinampa laban sa kanila ng aktor na si Sandro Mulac. Dahil daw sa mga paratang na ito, nadungisan ang kanilang pangalan. Giit nila. Sa 30 taon na pagkatrabaho nila sa telebisyon bilang creative consultant, wala naman daw nagre-reklamo sa kanila bago itong kaso ni Sandro Mulac. Bakla po kami, oo, pero hindi kami mga abuser. Bakla kami, oo, pero hindi kami gumagawa ng masama sa kapwa. Kaya po naming mapatunayan sa piskalya o korte na wala kaming kasalanan. Hintayin lang po sana natin ang proseso, ang jury. Paano kaya mapapatunayan yan, ano? Hindi, iniisip ko lang eh. Kasi, hindi, ako ah, naano lang ako, naintriga lang. Sama kasi. Intriga kasi alam mo sa Amerika medyo mahilig kasi ako manood sa mga crime documentary sa Amerika eh. 'Di ba? Madaling mapatunayan yang ganyang klaseng issue pag babae ang biktima kasi may naiiwan, 'di ba? Alam niyo na ibig ko sabihin. Pero paano kaya pag ganito? Paano mapapatunayan 'to? Tatanong lang ako, may abogado bang nanonood dito? Paano niyo papatunayan 'yan? Due process. Sagot naman ang ama ni Sandro na si Ninyo Mulac, bakit pa daw nagsorry sa kanya si Nones at Cruz nang pagharapin sila sa bahay ni GMA 7 Senior Vice President Annette Gozon Valdez. Did they admit it to you that they did something untoward? When they said sorry, syempre naitindihan ko yung kwento ng anak ko. Yun na yun. Yun na yun, di ba? Right. And then they said, akala daw nila okay lang. Grabe, no? Akala daw nila okay lang. Ayoko, patay tayo dyan. Matindi yan. Hindi, alam mo, kasi ako, sorry ha, pero mas naglilin ako doon sa anak ni Ninyo Mulac. Hindi mo sasabihin yan eh. Di ba? I mean, hindi naman sa ano ha, pero aamin ka? Tapos, hindi naman ako nagsabi ha, sila nagsabi, bakla daw sila. Aamin ka na na ano ka ng bakla? Buta, hindi mo aminin yun. I mean, nagigets niyo ibig sabihin? Hindi ka magpapasikat. Kasi sabihin natin, ano kayang motibo nitong anak ni Ninyo Mulac? Magpapasikat? Buta, huwag papasikat ka, binanata ka ng bakla. Hindi mo gagawin yun. Tama, mali. Di ba? I mean, tama ba ako? Hindi ka magpapasikat eh, na ganun. Eh yun na nga lang, kunwari babae, hindi mo nga rin gagawin yun eh, di ba? Lalong-lalo na kung lalaki ka, tapos sasabihin mo na ano ka ng ganyan, hindi mo gagawin yun, kahihiyan yun. Kaya medyo yung leaning ko, hindi ko sinasabing totoong nangyari ha, mas naniniwala lang ako doon sa anak ni Ninyo Mulac. Hindi ko sinabing totoo, pero mas naniniwala lang ako. Gets nyo? Klinaro naman ni Nones na nagsorry sila, hindi para aminin ang pang-aabuso umano kay Sandro. We did not apologize po. Ang context po is sorry pero wala po kaming ginawang masama sa anak nyo. They were crying, both of them. And they even offered to donate a certain amount to a charitable institution of my choice. Grabe, no? Gusto pa pala mag-donate? Tapos hindi daw totoo. Okay. Para lang masettled. Is it true that you were offering something sa charitable institution? No po, Your Honor, kasi that would be very insulting.
Sa nakuhang kopya ng mga senador na text messages sina Sandro at Nones, nag-text umano si Nones kay Sandro para ayain ang aktor na umakyat sa kanilang hotel room matapos ang isang event ng network. Tinanong daw ni Sandro kung sino-sino ang nasa kwarto at sinabi ni Nones na mag-isa lang siya. Bagay na itinanggi naman ng kontraktor. Ang eksaktong text ko po, Your Honor, I'm with Drama Peeps but we're wrapping up na. Your Honor, wala pong invitation, wala pong direct invitation from me, from myself. Siya po yung nagsabi na pwede pa ba akong umat dyan. Itinanggi naman ng kampo ni Nones na gumamit sila ng illegal na droga sa hotel room. Sa kalagitnaan ng pagdinig, hiniling ng kampo nila Jojo Nones at Richard Cruz na sagutin ang mga tanong ng mga senador sa loob ng isang executive session o closed door meeting. Detalye na kasi ng kaso ang pinag-uusapan at hindi raw ito dapat inilalabas sa publiko, lalo't ongoing pang-imbestigasyon ng mga otoridad. Matapos ng mahigit isang oras na executive session, kumbinsido ang ilang senador na malakas ang ebidensya kaugnay sa reklamo ni Sandro laban sa dalawang kontraktor. Tunay po na sa tingin po namin, meron pong kaukulayan na dahilan para ma-file yung kaso. Pero siyempre po, tulad po ng sinasabi namin, hindi naman kami korte. Magdedesisyon ngayong linggo ang National Bureau of Investigation kung maghahain sila ng kaso laban kina Nones at Cruz. Balak naman ng Senado na ituloy ang pagdinig sa Webes. Magdedesisyon din ang magulang at Dr. Lisandro kung pwede na siyang padaluhin sa susunod na hearing dahil sa kanyang kondisyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl. Grabe, no? Alam mo, nagtataka lang ako. Ang ganda ng ginagawa ng ano ng Senado tungkol dito. Bakit ito importante ito? Kasi may mga humihirit diyan. Binabanatan na naman si Robin Padilla tungkol dito. Bakit daw pinag-uusapan 'yan? Alam mo importante ito. Kasi nagiging pattern na ho ito. Kung maalala ninyo, may akusasyon actually. Ayoko lang ikwento. Pero nung nagkita kami ni Jay, ni Sir Jay Sonsa sa KOJC na itong huli, kinuwento ko sa kanya to eh. Tapos, Sir Jay, di ba, ilang taon kayo sa ABS-CBN? Naging executive si Jay Sonsa sa ABS at saka sa GMA. Tinanong ko sa kanya eh, totoo ba yung mga ganitong nangyayari? Oo. Noong pa lang daw nung panahon nila, totoo na yan. Ibig sabihin, pattern na. Sabihin, ano na ho ito? Kinalakihan na. Parang, ano to? Normal na lang to? May couch? May couch audition na nagaganap sa mga network? Diba? Meron daw couch na nagaganap? Sabi ko nga, anak ng waiting naman. Anak naman ng waiting. Hanggang ngayon, sa tindi ng social media, nangyayari pa to. Kaya importante na mapag-usapan at magawa ng batas to ng mga senador. Eh pero syempre, si Mike Labe, kontra na naman dito kay Robin Padilla, kay Senator Robin Padilla, bakit niya ginagawa itong hearing na ito? Alam nyo kasi, walang alam to si Mike Labe eh. Mahirap po ito. Alam nyo kung bakit? Kasi ano to, kung gusto mo sumikat, kailangan kang chumapageti dyan? Hindi, totoo, di ba? Kaya nga ako hindi nag-artista. Kasi mamaya, pag nag-artista ako, baka mamaya akitin ako ng mga babae dyan. Gamitin na yung katawang ko. Tapos, pag hindi ako nagpagamit, baka hindi nila ako ikas, di ba? Kasi alam natin may ganyang gawain. Kaya ayoko. Kaya dapat matuldukan na to.